Good morning guys at welcome back sa ating YouTube channel. So ayun, after ng munting bakasyon namin sa Bicol, ayan, nagbabalik na tayo sa ating trabaho. Back to work na ngayon. So for today's video ay aalamin natin kung magkano ba ang nakukonsumo namin sa gasolina mula umaga hanggang maghapon na biyahe. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto, Joe Marian TV. Yan, so ngayon, start tayo ng 6:14 a.m. Medyo late na nga yan kasi usually dapat mas maaga pa, kaya lang medyo tinanghali tayo ng gising ngayon. Alamin natin kung magkano magiging konsumo natin mula ngayong umaga hanggang hapon o gabi, kung anong oras tayo matapos ang biyahe mamaya. Yung gauge, bali sisit natin siya ng zero. Yan, para malalaman natin kung ilan yung tinakbo sa buong maghapon, mula umaga hanggang maghapon, at kung magkano yung konsumo natin sa gasolina. Ayan, bali sinet na natin ng sinet na natin, at yun, mag-start na tayo mag biyahe sa ngayon. Mag-submit muna tayo ng mga kailangan kay Grab Health Protocol. Kailan mag-submit ka na wala ang sakit, wala kung ano-ano, may pipilapan dyan, at kailangan mag-submit ka rin ng picture na nakasuot ng mask. Ayan, so bali, ayan, mag-take a photo tayo. Take a photo na nakamask. So, nakapag-submit tayo ng ganun-ganun. Mag-antay lang tayo ng booking kung mayroon na, at palisa tayo sa ating lugar. First passenger ngayong araw. So, pick-upin natin dito sa may, MacArthur Highway, papunta ta ng Malabon, Rizal Avenue sa Malabon. Ani pa, kinansel, okay lang yan. So papunta pa lang tayo, kinansel ng pasahero yung booking. Kaya balik, waiting tayo ngayon. Ganun talaga, may mga pasahero na nagbook tapos biglang kakansel. So wala namang problema. Kasi minsan din sa mga driver talaga, kakataon din na may cancel din talaga. Kaya it's okay. O yan, meron na ulit. Manibago. General Luna. El Arte Monumento. Jeep Rizal. Meron Jeep Rizal sa Makati. Meron din dito sa amin yan, sa Valenzuela. So ito ngayon ang first passenger natin, talagang babae. Kasi babae yung nakapangalan dito. Pero hindi pa natin alam kung talagang babae dahil hindi pa natin nasusundo yung pasahero. So, magmamas na tayo kasi arrive destination daw sabi ni comparing ways. Morning po. Sa El Arte lang po. Tama po. So tanghali na nga pala ngayon, at ang tinakbo ko is 90.7 kilometer. Hindi yun station ng radyo. 90.7 kilometer. So bali yung gas ko is mataas ng 2 guhit sa kalahati. Siguro kung kakaragan ko to, papalo na to ng mga 1,000 siguro. Kaya yun, malalaman natin mamayang hapon kung anong oras ako matatapos ng biyahe. Saka natin malalaman kung magkano yung maikakarga natin sa ngayon. Dahil sobrang taas ng presyo, kaya nga sakita namin halos kalahati na pupunta sa gasolina sa gross namin. So ito na yung aking pasahero. Good afternoon po. Sa ano ma'am, Greenbelt 3. Tayo sa gasolina, kung hanggang saan na yung gasolina natin ngayon. Bali, time check 2:52, at ang gasolina natin ayun,
malapit sa Kalahati. Yun. Ito yung oras. Yan, 111 ang tinatakbo natin sa ngayon. So, yan. Hanggang matapos to, kung anong oras man, gabi o mamaya, malalaman natin kung magkano yung maikakarga natin sa ngayon. So, hindi naman pala sa ngayon. Sa ngayong araw, kung magkano yung maikakarga natin. Hindi pa naman ngayon kasi hindi pa naman tayo magkakarga. Kaya, mamayang. So, nandito tayo sa MUA ngayon. Time check, 4:41 ng hapon. At may pick upin tayo dito ang pasahero. Masalang Pasay Corner Perevera. Ang bihira gasolina natin. Sa Kalahati na siguro to pag kinargan, kulang 2,000 na. Babay kami, mamaya hinilang tayo. No. Traffic pa naman kino ulan. Di masalang po. May ano nga sa Denmark eh. Mother. Kung mabigat mo sa papa, bakit? So time check natin ngayon, 7:43, at nandito tayo ngayon sa likod ng Mega Mall. Meron akong pick up dito, papunta to ng Quezon City sa may San Jose. San Francisco del Monte lang pala. San Francisco del Monte sa QC. Yan siguro. Ito na po. Pero sana ano, pagkababa nito may mag-book pa para medyo makumpleto natin yung ating booking. Kasi nakasit na ako pa uwi kanina from Pateros. So nakakuha ako Medical City. At pagkatapos ng Medical City, nakakuha ako ng booking naman ito ngayon. Pipikapin ko dito sa Mega Mall. Pagkatapos ito, siyempre on the way na pa ganun. Kasi pag nag-set, ganun sa aming mga driver, pag nag-seat destination ka, ibibigay ni Grab along the way na pa uwi mo. Hindi ka nabibigyan ng pa-south o kung pasaan pa man dyan. Basta, tulad sa akin, SM Valenzuela nilagay ko. From Pateros, Medical City yung binigay niya una. Pangalawa, ito, Mega Mall to San Francisco del Monte. Yan. Siguro, sana makachamba pa tayo ng dyan hanggang sa Valenzuela or Caloocan. So paala na, basta mamaya update ko kayo sa aking biyahe. So yan, nandito na ako sa amin sa Valenzuela at naidrop ko na yung pasahero ko kanina sa may San Francisco del Monte QC. At nakakuha din ako ng isang pasahero from Ayala Mall going dito sa Pini Homes Valenzuela. So ngayon nandito na ako sa may Fatima Avenue. At yan, magkakarga na tayo ng gasolina sa ngayon. Ang per liter pala nila is 83.30. Ito yan sa Galaxy Gas Station dito sa Valenzuela. So yan, alamin natin kung magkano aabutin ng full tank. Kasi full tank nito inalis ko. Full tank din natin ibabalik. Okay. Full tank. 2, 3, 8. Grabe ang gasolina. 2, 3, 80. Yan, so bali ang nakaigat na ikarga natin mula kanina ng alas 6 ng umaga hanggang ngayon 9:16 ng gabi is 2,380 lang naman lahat-lahat. Grabe, bali ang tinakbo ko lang is 189.1 kilometer. Grabe talaga gasolina ngayon. Samantala yung 2,300 na yan dati
ano na yan, 24 oras na biyahe ka na, hindi mo pa kayang ubusin. Dahil sa maghapon noon, ang gasolina namin, hindi pa maabot ng 1.5, minsan 1,000 lang, 1.2, 1.3, ganyan. So palagyan natin 1.5, pero ngayon napakalupit, 2.3. Pero ang taas kasi ng presyo ng gasolina, kaya siguro ganun. Yung konsumo ng sasakyan, ganun pa rin. Pero yung presyo kasi, doon nagkatalo. Kaya, yan, kung bibiyahe pa kami ng bibiyahe, pag wala ka na pick up, umaanda lang makina mo, is mapupunta lang sa gasolina. So, ganun ang labanan ngayon. Bale, ang nagiging kita namin ngayon, 50-50. 50 sa gasolina, 50 sa nagiging kita. So, kawawa nito pagka mataas pa yung nagiging boundary ng driver sa may-ari. Mag-uwi na lang ng barya talaga ang driver. Malaking impact talaga yung pagtaas ng gasolina. So ganun pa man, maraming salamat at nakauwi tayo ng maayos mula kanina ng umaga. Umalis tayo dito ng maayos sa amin sa Valenzuela at nakabalik din ng maayos. At shout out nga pala sa aking inaanak dyan sa Hong Kong. Ah, Hong Kong. Teka. Ito, shout out sa aking inaanak. Ang kanyang channel is X Taiwan. Nasa Taiwan siya. Hindi ko alam kung nasa Taiwan siya ngayon o nasa lugar na siya ng wife niya dyan sa Norte. Nueva Vizcaya ba? Ayun, shout out sa iyo inaanak. Ingat kayo palagi dyan kung nasan man kayo ngayon. Maraming salamat sa panonood nyo at sa mga madalas manood ng aking vlog. Shout out po sa inyo. Ayun, basta lahat ng laging nanonood sa akin, shout out po sa inyo. Hindi ko na nakalkal pa kung sino kayo, pero alam nyo naman kung sino kayong lahat. Maraming salamat po and God bless sa pagsama niyo sa aking biyahe at vlog sa araw na to. At sa mga susunod pang biyahe at vlog, kita-kits pa rin tayo. At bukas, maaga na naman tayong gigising para bumiyahe ulit. So hanggang dito na lang talaga. Muna, God bless sa ating lahat.